Magandang hapon, Pilipinas! Narito na naman ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa atin sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Tanyag sa buong mundo ang angking kagandahan ng kababaihang Pilipina. Kahit noong hindi pa uso ang mga international beauty pageants, naging bahagi na ng musika, sayaw, literatura at sining biswal ang mga obrang nagpupugay sa mga katangian ng ating mga kabaro. At sa hapong ito, kasama natin ang isang alagad ng sining na kilala sa kanyang mga matulaing pagsasalarawan ng mga Pilipina. Samahan ninyo kami sa isang masayang kwentuhan kasama ang tanyag na pintor na si Ginoong Hermes Alegre. Isinilang sa Daet Camarines Norte noong ikapito ng Marso 1968, si Hermes Alegre ay nagtapos ng Fine Arts mula sa Philippine Women's University noong 1992 at kung saan naging guru niya ang mga malalaking pangalan sa sining biswal tulad ni na Ibarra de la Rosa at Mars Galang. Bilang isang working student, ang pagpipinta ang naging puhunan niya para makatapos ng pag-aaral sa loob ng 6 taon. Matapos ang kolehiyo, pinalad siyang mabigyan ng pagkakataong maging illustrator ng 2 aklat ni National Artist Francisco Arceliana, ang Bahay Kubo noong 1993 at ang The Mats noong 1995 na nanalo ng National Book Award for Children. Kinatari niya ang children's book na Quarreling Kites noong 2000. Bilang pintor, kilala si Alegre sa kanyang mga obra ng kababaihan na siyang inaabangan ng kanyang mga kolektor. Isa siya sa itinuturing na best-selling Filipino artist sa kasalukuyan at nakapagtala na ng mahigit sa 10 major solo exhibits. Kabilang na ang malaking show sa Singapore at mga group shows sa New York, Belgium at Germany. Itinanghal din siyang provincial treasure ng lalawigan ng Daet Camarines Norte. Isang mainit na pagbati ang hatid ng art to art sa tanyag na pintor na si Hermes Alegre. Magandang hapon, Hermes, and welcome to Art to Art. Hermes, batiin mo naman yung mga listeners natin sa Bicolano. Maraming na hapon sa Indugabos, mga Daeteño. Ako ay naugmang maray dahil katubang ko ang saro sa mga famous na tao sa, na Pilipina na kaulay ko ngunyan. Ah, kahit hindi ako marunong mag-Bicolano, naintindihan ko yun. Salamat, Hermes. Mababaw lang yung Bicolano. Okay. Hermes, yung pangalan mo, Hermes, ito ba ay galing sa tatak na Hermes na bag? Sa Greek mythology? Saan nang galing yung pangalan mo? Originally, sa pangalan ng lolo ko na Hermogenes. Mm-hmm. So, medyo nahabaan sila, kaya umiksi, naging Hermes. Mm-hmm. Okay. So, yun so, lang yun. So kapangalan mo yung lolo mo? Kapangalan ko, dapat. Okay. Mabuti na lang, umiksi. Okay, Hermes, magbalik tanaw tayo. Paano ka nagsimula o paano nag-umpisa yung iyong pagmamahal sa pagpipintura? Bata pa ako, siguro mga grade 4. Mm-hmm. Sa school, sa bahay, kasi yung mga magulang ko is elementary teachers. Mm-hmm. So, lagi nila ako sinasama sa school. Mm-hmm. May mga chalk, blackboard. Mm-hmm. So, pag hindi ako pwede sa blackboard, sa sand ako, sa lupa. Mm-hmm. Pero may mga kaaway, mm-hmm, binubura nila. Yung... So, mm-hmm, nag-decide ako na sa shore na lang, sa dagat. Mm-hmm. Kasi mahaba yung, maganda yung dagat namin. Mm-hmm. Mahaba yung shoreline ng dagat. Mm-hmm. So, doon ako nagdo-drawing. Mm-hmm. Pero medyo malayo yun, mga 4 kilometers away sa town. Mm-hmm. So, dala-dala ko yung gulong ng motor, mm-hmm, yung luma, mm-hmm, gina. Merong stick. Mm-hmm. Tapos,
tatakbo ako papunta doon sa beach. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos yung stick na dala ko, yun yung pan-drawing ko sa sand. Mm. So medyo sarap eh, sarap ng pakiramdam. Uh-huh. At nung tuloy-tuloy, elementary hanggang high school, hanggang college, mm-hmm. isa lang yung gusto ko, mm-hmm. Maging pintor. Mm-hmm. And sinuportahan ka naman ng mga magulang mo sa desisyon mong ito? Karamihan ng parents ayaw nila ng pintor dahil walang pera, mm-hmm. walang... Yun pero, yung karamihan na karamihan. Pag-iisip ng mga magulang. Ayaw pero, nilang maging isang alagad ng sining ang kanilang mga anak. Pero sabi ko naman, sa isip ko, kahit na anong profesyon, kung hindi mo pagbutihin, mm-hmm. wala talagang pera, wala talagang asenso, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. So sabi ko, ito yung gusto ko. Mm-hmm. Eh, nag-decide ako mag-aral on my own. So self-study ang ginawa mo sa... Ako. Ah, okay. Nagbibenta, I used to sell my paintings sa mga... bangko. Nabalitaan nga namin sa isang article na kwento mo na pagpunta mo ng Maynila, nag door-to-door salesman ka ng mga paintings yeah, mo. Okay. So, yun yung hanap buhay mo. Mm-hmm. Aha. Kung minsan, gumagawa ako ng mga ribbons na first place, mm-hmm. nilalagay ko sa likod ng painting ko, tapos dinadala ko sa mga bangko. Sabi ko, ma'am, nanalo na nga. Nang first place. So, ano lang eh. Uh-huh. And then, natutuwa siguro sila dahil medyo... Ilang taon ka nito? I was 17. 17? 18, okay. Uh-huh. So, hinuhulug-hulugan nila yon. Uh-huh. Okay lang sa akin, masaya eh. Uh-huh. Kasi that time, revolution, 1986, 87, medyo... mahirap yung hirap yung art noon, di ba? Mm-hmm. So mm-hmm. hindi naman ako pwedeng sa gallery, nire-reject nila kami kasi bata kami, mm-hmm. wala kaming pangalan, tapos mm-hmm. kukunti lang ang galleries noon eh. Mm-hmm. So sabi ko nga doon sa mga kaibigan ko musician, maswerte pa kayo, madaming bars, pwede kayong tumugtog, di ba? Mm-hmm. Kami wala. Mm-hmm. Walang gallery. Mm-hmm. So, doon na lang, ginagawa ko na pupunta ako sa mga bangko, sa mga 12 noon ng tanghali. Mm-hmm. Break time, papasok mm-hmm. ako sa opisina ng manager. Mm-hmm. Pinapakita ko yung mga paintings ko. Mm-hmm. Nagugustuhan naman nila. Mm-hmm. Kaya lang medyo dumadalas-dalas na, medyo naaasar na sila dahil... Nakukulitan na sila. Dami. So, nag-isip ako ng idea. Sabi uh-huh. ko, kung makakaipon ako ng 12 na bibili sa akin every year, mm-hmm. so may income ako monthly. Dahil from January to December, di ba? Mm-hmm. So, once a month? Oo. Isang painting? Makaipon ako ng 14. Mm-hmm. Na nagsabi ko, sir, pwede ba once a year ka na lang bibili? Ay, mabuti naman, Hermes, para ano. So, lumampas ako dun sa 12. May bonus akong 2 months. Okay. So, okay, every year, pagkatapos ng January, sa February naman, tapos babalik ako sa January, 1 year na yun. One year later. So, may income ako ng monthly for, siguro, mga 3 years nangyari yun eh. Okay. So, nakasurvive ako ng pambili ng materials, ng... Kasi mahirap during that time. Uh-huh. Yung mga brush, iba, tatlo lang yata ang brands eh. So, ang mamahal. Uh-huh. Lalo na yung pintura. Uh-huh. Canvas, tapos uh-huh. Ang dami-dami pa. Uh-huh. Hindi kaya. Uh-huh. So, yun yung nangyari hanggang sa... Tuloy-tuloy lang. Uh-huh. Lang. Hindi ako makasali sa mga competition kasi uh-huh. kulang kami sa materials. Uh-huh. At wala kami sasakyan pang pagdala ng mm-hmm. yung transportation, mahirap. Mm-hmm. So, nakakatuwa kasi parang naging kayamanan ko yung mm-hmm. nangyari sa akin. Eh. Mm-hmm.
So itong mga kliyente mo noon, nung 17, 18 years old ka, hanggang ngayon ba ay mga kaibigan? Nahanap ko nga sila eh. Siguro, retired na sa bangko. Matagal lang. Balita namin na ang signature style mo ay gumuhit ng mga kababaihan, mga babae. Very rare ka kung mag-paint ng lalaki. Ito ba ay talagang sa kagustuhan mo? Kasi unang-unang nadama ko sa... Kaya ganon, dahil unang-una yung pagmamahal ng babae, sa umpisa pa lang magmula nung dumating ka sa mundo, is na-feel mo yung love ng mother, eh, di ba? Mm-hmm. Tapos yung medyo lumalaki ka na, or asawa ka, mm-hmm. tapos yung anak mo, babae, mm-hmm. kaibigan mo mga babae, daming kwento sa mukha ng babae na ang kahulugan is pagmamahal. Mm-hmm. At saka, kaya yung mga babaeng ginagawa ko, ang likod niya is ina din ng kalikasan. Mm. Tapos, yung lalo na yung babaeng Pilipina. Mm-hmm. Kasi yung mukha ng Pilipina talagang andun lahat yung ano eh, yung karamihan ng emosyon na, ewan ko, makikita mo, masaya, yung uh-huh. pagmamahal nandun. Uh-huh. Tapos uh-huh. yung ugali ng pagbibigay. Uh-huh. At devotion sa Diyos. Uh-huh. Andun lahat, nakikita so mo sa mukha. So yung subject mo na babae, yan talaga yung subject mo. Kahit nung gumuguhit ka pa lang sa diet, sa beach, yun na talaga ang meron. Hilig mong meron, ibuhit. Meron siya uh-huh. ng babae. Uh-huh. Tsaka, so, pero bukod sa babae, sa kababaihan, ano pa yung mga subjects na ginuguhit mo? I do landscapes. Mm-hmm. Tapos, still life, pero bihira lang. Bihira lang eh. Mm-hmm. Ewan ko, basta dumpi yung brush ko sa canvas, babae yung lumalabas eh. Okay. Laging babae yung lumalabas. Kasi hindi ako nagpipinta ng yung nag-start ng from white canvas. Aha. Yeah, speaking of that, ano yung yung creative process mo? Pwede mong i-explain? Hindi ako makapag-paint. Nagsisketch ka ba? No, wala akong study, wala akong... Aha. Direct ako sa canvas. Oh, direct to white canvas? No, hindi white. Pag white canvas, hindi ako makapag-isip. Okay. It's blanco eh. Uh-huh. So, ang ginagawa ko, dinudumihan ko siya. Ah. Para matulungan niya ako mag-isip. Define dinudumihan mo yung canvas. Sorry. Parang, linalagay mo sa putikan? No. Linalagyan ko siya ng maraming pintura. Okay. Na iba-ibang kulay. Random? Random. Okay. Para matulungan niya akong mag-isip. Hmm. Kasi from there, makikita mo yung may mga shapes, may mga angle na madali ka na mag-isip. Mm-hmm. Mm-hmm. So, yung concept, galing dun sa pintura na nakakalat dun sa canvas. Mm-hmm. Mm-hmm. So, parang abstract. Mm-hmm. Mm-hmm. So, dun ako nag-start sa abstract na form. Mm-hmm. At nagiging babae yon lahat. Okay. pero dahil nga ang apelyido mo ay Alegre. Oh, masaya. So masaya. So lahat ng canvas mo ba ay masaya? Wala kang masaya, mga morbid o mga malulungkot, wala. Dark na. Hindi ako naniniwala sa art na malungkot. Mm-hmm. Kasi well, para sa akin lang yun. Yes. Uh-oh. Kasi hindi ako pwedeng malungkot dahil meron akong talent eh. Mm-hmm. Mm-hmm. So, dapat maging masaya ako dun sa talent na binigay sa akin. Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya, never ako wala akong... Siguro lumulungkot dahil sa kulay. Mm-hmm. Kung blue yung painting mo, medyo mm-hmm. malungkot. Uh-huh. Pero, hindi pa rin eh. Oo.
At saka, actually, walang malungkot na kulay eh. Yes, yes. At saka ano naman, syempre, pag babae, talagang dapat masaya. Well, may ginawa akong isang babaeng umiiyak. Mm-hmm. Dahil meron isang artist na namatay na kaibigan ko. Mm-hmm. So yung binigay ko sa kanya, mm-hmm. tribute ko sa kanya, yung painting ko na babaeng umiiyak. Mm-hmm. Yun lang siguro isa sa malungkot na ginawa ko. Okay. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang batikang pintor na si Hermes Alegre. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa pelikula, inihahandog ng Cinemalaya Foundation at ng Cultural Center of the Philippines ang Cinemalaya Festival mula July 20 hanggang July 29 sa Cultural Center of the Philippines, sa Ayala Cinemas sa Greenbelt, Makati City at sa Trinoma sa Quezon City. Tampok sa New Breed Full-Length Feature Category ang mga sumusunod na pelikula: Santa Nina ni Emmanuel Palo, The Animals ni Gino Santos at Jeff Stelton, Aparisyon ni Vincent Sandoval, Diablo ni Mes de Guzman, Intoy Shokoy ng Kalya Marino ni Lemuel Lorca at Jerry Gracio, Ang Katiwala ni Alfred Aloysius Adlawan, Ang Nawawala ni Marieta Hamora, Oros ni Paul Santa Ana, Mga Dayo ni Julius Sotomayor Sena, at Requiem ni Loy Arsenas. Para sa kumpletong impormasyon, tumawag sa CCP Film Department at 832-1125 Local 1705. Sa sining biswal, inihahandog ng Metropolitan Museum of Manila sa pakikipagtulungan ng Embassy of Spain sa Manila, Department of Foreign Affairs, Fundasyon Kapatiran Sandugo at Lopez Museum ang multimedia exhibit na pinamagatang Liberal Streaks. Bilang pagdiriwang ng bicentennial ng Spanish Constitution, ito ay pagsusuri ng mga karapatang pang-individual at pangkalahatan, kalayaan at kasarinlan. Tampok ang mga obra ng Filipino contemporary artists na sina Nikki Luna, Louis Talents, Renan Ortiz, Juan P.S. at ng Artist Group of Sangawa. Makikita ang exhibit hanggang August 11. Ang Metropolitan Museum ay matatagpuan sa Bangko Sentral ng Pilipinas Complex, Mabini Street, Ross Boulevard, Manila. Bilang pagdiriwang sa sentenaryo ng Ateneo de Zamboanga University, inihahandog ng Gallery of the Peninsula and the Archipelago ang kakaibang exhibit ni Ja Cabata na pinamagatang Strip Show. Ito'y may tatlong bahagi, ang Talite de Palabra, Mientras Tanto at Ri, na binubuo ng mga paintings at installations na gumagamit ng needlework ni Cabata. Makikita ang exhibit sa Ateneo de Zamboanga, Zamboanga del Sur hanggang July 31. Usapang sining at kultura para sa lahat, kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Kasama pa rin po natin ang veteranong pintor na si Ginoong Hermes Alegre. Nagkaroon ka rin ng pagkakataon na gumuhit para sa mga iilang mga children's books? Yeah. Pwede mo kaming kwentuhan tungkol dito? Nung siguro mga 93, meron akong nakilalang publisher ng Tahanan Books. Mm-hmm. Okay. Magpunta sila sa bahay, naalok nila ako ng illustration for Bahay Kubo. Mm-hmm. Since na nung time na yon, abstraction yung ginagawa ko. Parang malayo dun sa bahay kubo na ano. At hindi siya babae. At hindi babae. Sabi ko parang ayo, parang hindi ko kaya. Sabi ko parang, mm-hmm. Pero madami silang sinabi, madaming ano. Naisip ko, bakit ko tinatanggihan yung mga opportunities na dumadating? Mm-hmm. Sabi ko, bakit di ko pagbigyan o ano? Siguro, na-challenge ako dun sa, ano, sa project. So, ginawa ko siya. Mm-hmm. Start kami sa Bahay Kubo na hindi ko alam na unknown pala yung author, yung composer ng Bahay Kubo. Mm-hmm.
So, yung libro, Bahay Kubo, by Hermes Alegre, parang medyo natuwa ako kasi wala ako lang yung nandoon. So, hanggang sa may sumunod pang isang project na mas nagustuhan ko dahil ang author niya si National Artist Francisco Arcillana. Medyo kinabahan ako. Gusto ko yung kwento. Kasi ang kwento niya is about sa patay na mga bata, namatay yung mga anak nila eh. So, yung natapos ko yung ang idea ko, gagawin kong happy yung kwento through illustration. So, nangyari yung gusto kong mangyari at nanalo siya ng award. National Book Award. So, ayun, parang natuwa na naman kami. Ako pala, pati yung pamilya ko, kasi dedicated ko yun sa kanila eh. Yes. Yung sa mga anak ko. So, yung huling libro is Quarreling Kites by mga Palangka Award dito. So, doon na natigil eh. Kasi, from illustration to painting, medyo malayo siya eh. Hindi talaga siya pwedeng isa lang. Kaya medyo nahirapan ako kasi yung text, yung hangin, nandun, eh, pipinta ka ng hangin, parang mahirap, di ba? So, kailangan isama rin mo yung kwento bago mo siya makuha. Yes. So, ang first love mo talaga ay painting? Painting. Aha. Okay. Although nakakita ako ng pintura nung college na ako. Okay. Dahil sa probinsya, walang pintura eh. So, chok lang at ano, mga lapis lang, gano'n lang. Malayo kami, ang Bicol noon, masyado ng ano. Malayo sa talagang, ano siya, probinsya. Probinsya, Speaking about paintings and babae, ang anak mong babae ay mahilig din gumuhit mahilig din mag-painting? Medyo nalungkot ako kasi ang ginawa kong pangalan sa kanya, kasi gusto ko siya maging singer eh. Kaya ang pangalan niya, Awit. So kung magiging singer siya, Awit Alegre, parang masayang kanta eh, di ba? Ang ganda ng pangalan niya. Kung magiging singer siya. Eh, pintor pala. Pala yung drawing, so... So as a parent yung 'di ba kinuwento mo kanina na yung mga magulang mo ayaw kang maging isang visual artist. So para sa anak mong babae na gusto mong maging singer eh gusto niyang maging isang visual artist. Anong masasabi mo ngayon? Hindi na lang ako makikialam siguro kasi baka magbago pa eh. Ay, nga ito nga pala yung picture niya. Si Awit. Picture ni Awit na dala-dala ang kopya niya ng program ng Carmen and Giselle na idol, performance ko. Idol ka niyan. Nagsasayaw din ba siya? Hindi. Hindi siya nagbabalay? Hindi. Mahilig lang siya sa mga manood ng ballet. Okay. Kasi gusto niya yung mga damit, gusto niya yung mga drawings niya, more on fashion. So, nagumuguhit din siya ng mga figures dancers. Wow. Okay. Sa ngayon, meron kang studio sa Paranaque. Right? Pero ang pamilya mo ay nasa Daet. Nasa Bicol. Bakit kailangan mong hatiin ang oras mo between Manila and Daet? Kasi para sa akin, yung painting na ginagawa ko ay para sa art, ano? Pagkasama ko yung pamilya ko, nagiging pambili siya ng ano eh, ng gamit, ng bayad ng tuition, ng kailangan nila sa school. Hindi nagiging pure yung painting. It's all in your like motivational process. Motivation. Kasi nakikita mo yung responsibilidad mo sa pagkatabi mo yung pamilya mo eh.
So, nagiging negosyo yung... So, kumbaga parang nape-pressure ka. Nape-pressure ako. Kailangan mabili na gumawa ako ng pambenta para may kailangan sila eh. Diba? So, kung wala sila sa tabi ko, parang pinta lang ako. Sarap lang magpinta. So, does this mean hindi ka nag-a-accept ng mga commission paintings? Puro commission works. Puro commission yung works. Ko. Okay. So, masaya kasi may kasi sa art ang sa akin ang art is freedom eh. Walang rules. So yung sa visual arts kami wala kaming rules. Hindi sinasabi na bawal kang gumamit ng ganito o bawal mong sirain yung mukha, bawal yung makapalang kilay o walang rules eh. Pwede mong gawin kahit ano. Yes. So kung ngayon pagka may pamilya ka, parang nagkakaroon ng rules, parang nagkakaroon ng madaming ano eh. Anong ibig sabihin nito? Madaming bawal. O madaming dapat mong gawin. Balita namin for your one of your birthdays, bumili ka ng kalesa. Oo. Tapos linagay mo sa bahay mo. Oo. Totoo ba 'yon? Totoo 'yon. Kasi bata pa ako, mahilig ako sa kalesa, no. Uh-huh. Yung mga siyempre, bata, may kabayo, may tunog. Uh-huh. Yung shape ng kalesa, parang ang sarap eh. Uh-huh. Pag sumakay ka, iba rin yung experience, di ba? Uh-huh. Uh-huh. So nung birthday ako, dito na, ano lang yan, mga 3 years ago. Uh-huh. Nagsimba ako sa Quiapo. Uh-huh. Kumain ako sa Ungpin. Uh-huh. Mag-isa lang ako eh. Nakita ko yung kalesa. Mm-hmm. Sabi ko sa mama, bilhin ko na yung kalesa. Hindi pwede, trabaho ko to eh. Mm-hmm. Sabi ko, meron akong 3,000. Mm-hmm. Bibigay ko sa inyo, ito yung address ko. Mm-hmm. Kung madadala mo sa bahay, bibigyan pa kita ng 22,000. Wow. Around 25,000 daw yung amount yung ng kalesa niya. Uh-huh. Sabi ko, sige. Kasama yung kabayo o hindi kasama? Hindi kasama yung kabayo. Okay. So, sabi nung kotsero, hindi, ayoko. Uh-huh. Sabi ko, okay lang mano, kahit lokohin mo ako, birthday ko naman eh. Di, parang problemado siya na ano. Pinabayaan ko na. Uh-huh. Sabi ko, okay, lolokohin lang ako noon. Uh-huh. Okay lang, sabi ko. Uh-huh. So, after a week, nung dumating ako, May kalesa sa tapat ng bahay ko. Bahay. Tuntua ako. Kasi sugal yun eh. Sugal yun eh. Uh-huh. Parang kung talagang mapupunta siya sa akin, di sige. Uh-huh. Kung hindi, di okay lang. Uh-huh. Birthday ko naman eh. Diba? Okay. So dumating siya. Uh-huh. Grabe yung tuntua ako talaga. Uh-huh. Kaya lang, kasi iniisip ko, sarap pagkape doon eh. Uh-huh. Habang nag-muni-muni, kasi grabe ako sa muni-muni. Uh-huh. Okay. Ang tagal lang muni-muni ko. Uh-huh. Ngayon nga, nahirapan ako, wala akong muni-muni. Sige, magkape muna tayo, makapag-muni-muni si Hermes. Kasi lahat ng naiisip mo maganda, galing sa muni-muni eh, mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Pag wala yun, parang bitin, parang mm-hmm. kulang. Pero pagkaharap mo naman yung hinahangaan mo eh, kahit na walang muni-muni. Pero meron ka bang ibang mga interest pa other than painting? Madami. Madami. Gusto kong gumawa ng sculpture. Mm-hmm. Nakagawa ka na ba ng sculpture? Oo, pero made of clay. Aha, clay. Okay. Kasi sa isip ko, yun yung mas ma-afford kong gamiting material compared to metal. Mm-hmm. Saka mahal kasi mm-hmm. mga materials, saka medyo mas kailangan mo ng maraming pasensya. Mm-hmm. Kasi matagal ang proseso. Mm-hmm. Unlike sa painting, makikita mo kaagad. Mm-hmm. Although medyo matagal din gawin, pero may mga shortcut naman. Mm-hmm. Depende sa style. Mm-hmm. Ano? And other than sculpture, and of course painting, meron ka bang iba pang mga hilig? Madami, pero hindi na kayang gawin.
Sa painting pa lang, wala na eh. Uh-huh. Ubus na yung oras ko. Pati uh-huh. pamilya ko nga, parang... Nagpa-excel na. Lumayo na, para lang mabigay yung gusto ko. Uh-huh. Kasi, uh-huh. well, happy ako sa kanila kasi naintindihan nila ako. Uh-huh. Sobra yung suporta nila sa akin. Pero ikaw ba yung tipong artist na talagang pag nag-umpisa ng mag-painting, hindi na tumitigil, hindi na kumakain? Oh. Ah, hindi, kumakain ako. Hindi na natutulog. Yung tulog, talagang problema ko yan. Kasi ayaw tumigil nung ano eh, parang text, parang may laging dumadating na konsepto. uh-huh. Parang, ang hirap kontrolin eh. So, kailangan magawa mo yung routine mo everyday para makatulog ka. Mm-hmm. Pag may kulang, hirap. Mm-hmm. Pag binabalikan mo yung panahon na naglalako ka ng mga paintings mo. Masaya. And now, of course, isa kang matagumpay na pintor. Ano yung naiisip mo? Masaya ako dahil nangyari sa akin yun. Mm-hmm. Karamihan ngayon, di na nangyayari yun eh. Di na nangyayari sa karamihan ngayon. Mm-hmm. Maswerte yung mga bagong generation ngayon kasi mura na yung materials. Mm-hmm. May internet na. Mm-hmm. May projector na. Mm-hmm. Ang bilis na nilang gumawa eh. Mm-hmm. May information, merong references, ang dami na lahat, isang ganun lang. Mm-hmm. Unlike nung panahon namin, puro libro nun eh. Mm-hmm. Ang problema naman sa libro, may influence ka. Mm-hmm. So, yung influence ng classmate, teacher, saka book, lalong gumugulo yung isip mo dahil lahat maganda eh. Mm-hmm. So, hindi ka makagawa ng yung style mo, hindi mo magawa. Mm-hmm. Dahil dun sa influences, mm-hmm. ang hirap. Mm-hmm. Pero, basta't ako naniniwala ako, pag diretso lang yung ginagawa mo, isa lang, mm-hmm. at yung gusto mo at yung mahal mo. Yeah. So, sa mga nakikinig sa atin ngayon na gustong bumili ng iyong painting, saan siya makikita? Meron ka bang pinaghahanda ang exhibit? Meron ka na bang mga galleries o nagdo-door-to-door? No, joke lang. Meron kang website, right? Dati meron, kaya lang ang hirap sa mga artist, sa katulad namin, hindi kami magaling sa computer, hindi kami high-tech. Mm. Basic kasi, very basic yung ginagawa namin na pagpipinta eh. Mm-hmm. Hanggang Facebook lang ako. Okay. So sa Facebook mahahanap ka? Sa Facebook lang ako. And meron kang mga bang pinaplano exhibit ngayon na makikita ang mga paintings mo? Dapat meron last December. Kaya lang hindi ko na kasi 25 years na ako as painter. Mm-hmm. Hindi ko kayang gawin yung 25 paintings, parang ang hirap-hirap. Mm-hmm. Ang hirap pag-ipon eh. Mm-hmm. So sasabihin ko na lang sa kanila pag nakaipon na ako, saka na lang ako magdo 25. Pero baka pag nag 25 paintings ka na, dapat 30 na. Ang hirap. Well, maraming salamat, Hermes, sa pagdala mo dito sa aming programa. And of course, more power to you and your beautiful paintings, lalo na yung mga paintings mo ng mga babae. Yeah? Yung asawa ko yon, yung nanay ko yon, okay. Yung kapatid ko, yung daughter anak ko. Mo. Yes. At yung mga babaeng katulad mo. Salamat. At lahat naman sila eh, parang nagmimisto lang mga diyosa. No? Diyosa. Kasi lagi silang napapaligiran ng mga halaman, kasi mga bulaklak. Talagang happy. Happy, Very signature alegre po. Okay. Mga kaibigan, samahan ninyo kami ulit sa susunod na linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa Art to Art. Ito po si Lisa Makuha, nagpupugay sa artistang Pilipino at sa lahat ng Pilipinong nagmamahal sa bayan.